بين يجل نسكنا هو مك بقيت أنا مبكين السينا هنجان سان مو إتو إتي تيجل مام سينامي كنا سيو I'm not attracted to her at nakikiusap pa kong tigilan mo ng pagkukwento sa akin ng tungkol sa kanya. Hindi maganda sa reputasyon mo ang magkalat ng chismis. Hindi ako chismosa, iho. Depensa nito. Gusto ko lang na paniwalaan mo ako bilang ina na siya ay disente at malinis na babae. Walang disenteng babae ang nakikisukob sa bubong ng lalaki. Itataya ko ang mahal kong libangan. Mapatunayan ko lang sa iyo na totoo ang sinasabi ko. But if you fail, wala akong magagawa kundi ang talikuran ng pagpaproduce ng play at ititigil ang ilusyon kong mapabilang si Sandria sa pamilya. Deal, ani at saka straight na tinungga ang Diyos na nakahain sa lamesa. Kapag ako naman ang nagkamali, niligawan ko si Sandria. Pwede bang malaman kung anong binabalak mo? Walang sagot mula sa kanya, salip ay nagtanong siya sa ina, malapit na ang birthday mo. Iimbitahan mo ba si Sandria? Tumango ito. Misteryosong umitil si Sik. Kinapa niya sa bulsang susi ng kondo niya. Sa iniisip na gagawin, ay malamang naisumpa siya ng ina. Kapwa sila nag-agawa ni Bernard sa telepono nang tumutunog ito. Pero mabilis ang binata. Ito ang nakasagot. Naghalukip-kip siya. Bagong biktima, babae ang ibig niyang sabihin. Umuul ito. Sandali, inabot sa kanyang telepono, si Kate. Suminya siya na kunwai wala siya. Running away from a situation has never solved it. Kailangan mo siyang tanggihan kahit ngayon lang. Ang sabi nito sa kanya, mahirap bang sabihin na hindi mo siya matutulungan? Kinuha niya ang telepono dito. Tinakpan ang mouthpiece. Hindi naman kasi mahirap ang pinapagawa niya. Doon nagtaas ang boses ng kaibigan. Alin ang patulugin ng lalaki para bigyan ng leksyon? Your mouth, Bernard. Itinaas na lamang nito ang dalawang kamay. Hello, Sandria. Sa Saturday siya magdi-dinner sa bahay. May anim na araw ka pa para maghanda. Pero Kate, kaibiginan kita, Sandria. Huwag mo akong bibigun. Bago pa siya makapagsalita ng pagtutol, saka siya binabaan ang telepono. Hinarap siya ni Bernard. Hinahayaan mong diktahan ka ng babaeng iyon. Hindi niya ako dinidiktahan, Bernard, nang hihingi siya ng tulong. Alangan namang tanggihan ko siya. Kahit na ipahama ka sa ipinagagawa sa iyo, hindi naman siguro. Mahilig siyang lumutas ng problema sa pamamagitan mo. Ako lang kasi ang kaibigan niya dahil masama ang ugali niya at masyado siyang molestiador. Bernard, okay. Nag-promise nga akong hindi magsasalita again, sir. But God, Sandria, inaabuso ka ng taong iyan kung ayaw niyang pakasalan. Si Sik Alfonso ay hindi siya mapipilit. She cannot avoid him by saying, kilalang tao si Sik Alfonso. Marami siyang kilalang mga politiko na itutumid ang baluktot. Kaya nga ako nag-aalala sa iyo. Huwag kang mag-aalala, Bernard. Kung magkaroon man ng problema, ay tiyak makakalusot ako. Napabulala si Bernard. Napakatigas ng ulo mo. Kanina pa nahihilo sa Sik sa kapaparo at parito ng ina at sa madalas na pagsulyap nito sa labas na tila may hinihintay. I invited Sandria na mag-dinner dito, pero bakit kaya wala pa siya? Naligaw siguro siya sa sketch na ibinigay ko. Nasagutin ang kanyang mga katanungan. Sa kabilang man, nabahagyang tumalo ng kanyang puso. Nagkikitang muli sila ni Sandria. Ilang beses na niyang tinangka na makita ito at isagawa ang kanyang plano. Hindi niya alam na bilis ang aksyon ng ina. Tinitigan niya ng husto ang ina. May binabalak ba kayo? Matagal kang umaksyon iyo. Simulan natin ang pustahan. Excited na nagbukas ng pinto si Madam. Sandria iha, salamat at pinagbigyan mo ako. Halika na at nakahanda na ang lamesa. Nagkakilala naman ba kayo ng anak ko? Tatawag sana si Sandria. Subalit inunahan siya ni Zeke. Nagkakilala kami kahapon. Wala kang nababanggit sa akin. Nagtaas lamang ng dalawang kamay si Zeke. Lalamig ang pagkain. Tayo na. Para mang nagdahilan lang si Madam nang iwanan silang dalawa ni Zeke. Nananakit daw ang ulo nito. Kaya sila na lamang ng binata ang nagsama-sapag. Nagawa pa nga nito ang kumindat sa anak bago ito umakit patungo sa kwarto. Pagkatapos ay nilubot siya ni Sik sa buong kabayan, sa dulong bahagi ng legal ring room kung saan nag-iisang pinto na nasa ibaba ng kabayan. Para siyang alipin ni Sik na malaya na lamang ninaroon sila sa napakalaking kwarto. Sa pagkamanghani yan ang hilahin ni Sik ang isang tali ng malapit sa switch ng ilaw. Nahawi ang kurtinang akala ni Sandria ay isang disenyo sa dingding.
Isang gallery ang kanilang napasok, ang Mask Gallery. Ito ang paboritong lugar ng aking ina, Sandria. Dito siya madalas gumawa ng kwento. Inabala niya ang sarili sa pagilatis ng mga nakadisplay. Nakuha ng atensyon niya ang nag-iisang maskara na tanging nakatayo sa pamamagitan ng stick. Itinapat niya sa mukha niya ang ating hawakan. Maskara, mahinang sambit ni Sik, protector ng kasinungalingan, mapanlin lang. Napaigtad si Sandria nang maramdaman papalapit sa kanya ang binata. Nanigas siya sa kinatatayuan nung lumapat sa likuran ang matikas itong pangatawan. "You're shaking," puna nito habang hinahagod ng mga kamay ang magkabila niyang braso. "Relax, I won't eat you." Marahan itong tumawa ng may panunudyo. Kapwa sila napapikit. Tila nalalasing ang binata sa amoy ni Sandria na kung hindi pa hinapit si Sandria ng mahigpit ay malamang na dumausdos ang dalaga sa sahig. Matagal sila sa ganoong pwesto. Hindi makapaniwala si Sandria sa malakas na chemical reaction sa pagitan nila ni Sik. Pinihit niya paharap nito upang lalo siyang yakapin ng mahigpit sa paraang malilinsag ang kanyang mga buto. Wala siyang pakialam kahit papangapusan siya ng paghinga. Ang tanging mahalaga sa oras na ito ay ang masarap na pakiramdam na dulot ng yakap nito. Nagawa pa niyang magprotesta nang luwagan ito ang pagkakayakap. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Sik si Sandria, particular sa labing napakalambot. Nalilito siya sa nararamdaman at gusto niyang magkaroon ng kasagutan. Nalalaman niyang mga labi lamang ng aktres ang magbibigay ng linaw. Singbilis ng kidlat na inangkin ang mga labi nang nasorpresang si Sandria. Kapwa sila humihingal lang matapos. Napunan niya ang kanyang mga kamay na nasa batok na ng binata. Inisip niya kung paano yun napunta doon. Hindi niya kayang makipagtitigan dito ng matagal. Pasimple niyang inalis ang mga kamay at isinuksok sa bulsa ng kanyang maong. "I want you, Sandria." Matapat na pahayag nito na ikinaikli niya. Pinaglandas nito ang mga kamay sa perpektong balikat pababa sa makurbang bewang. "Such a nice shape." Napangsingha pa si Sandria nang bumaba pa ang tinutumbok ng mga haplos nito at marahang pumisil sa isang bahabi ng kanyang pangupo. Na-embarrass siya nang hindi nito inaalis ang paningin sa kanya. Naaaliw na pinapanood ang magiging reaksyon niya. Dismayadong umungol siya at mariing pumikit. "Naramdaman ko, Sandria. Gusto mo rin ako. Tell me you want me to." Sa panlalaki ng kanyang mga mata ay lalo siyang napatigit sa katawa ng binata. Saka siya diretsong napatitig sa binata nang maramdaman ang tila bakal na nagsanggi sa kanyang pagkababae. Wala sa loob na napakapit siya sa tagiliran nito. Nagtatalo ang isip kung itutulak ba ito o pakakawalan niya ang pinipigilang damdamin. "I want you." "Good," hinayo ng kanyang mukha. "Hindi ako mahihirapan na kumbinsihin ka sa gusto kong mangyari." Nangunot ang noo niya. "Anong masasabi mo sa kalahating milyon, my dear Sandria? It is big money. I'll give it to you. Just be my woman tonight." Napatras siya sa narinig. Wide eyed na hinanap kung anong halong biro ang sinasabi nito. "Seryoso ka?" Napapailing na bulalas niya. Automatikong tumalikod siya. Kailangan niyang magmadali upang lisanin ang lugar na iyon. Subalit bigla na lamang humarang si Sik sa may pinto. "Why, Sandria, don't you like me? Kasasabi mo lang na gusto mo ako. Mahirap bang tanggapin ang iniaalok ko?" Arugante. Kinalma niya ang sarili para huwag mong malagpos ang galit. "Get out of my way. Anong gagawin mo kung ayaw ko?" Naghahamon ito. Humakbang palapit sa kanya. Wala sa loob na umatras siya. "Hindi ako katulad ng iniisip mo, mister. Nang sabihin ko sa iyo na gusto kita, wala akong ibang ibig ipakahulugan. Gusto ko lang maging romantiko. You see?" Gumiti siya ng alanganin. Kahit gusto na niya itong kalmutin, ang kapal ng mukha nito. Nalukin siya ng one night stand. "Oops!" Nanurid yung bulalas na Sik nang saklitin nito ang kanyang bayong. Nang kamuti ka na siyang matumba nang maurungan ang nakatayong love shape. Nahulog yun sa lapag. Hindi man siya nagtapo ng tingin ay nalalaman niya na napinsala ito ng gusto. Narog ang ibang bahagi nito. Hindi naman kasi karpeted ang sahig. "I see what, Sandria. Bitawan mo ako." Napakalamig mong tumingin at magsalita ngayon. Nasaan na ang kabaliktaran? "Bitawan mo ako. As you wish." Lumuwag ang pagkakahawak nito sa pagkabigla. Hindi niya napansin na bagya pala siyang nakabend. Matutumbas siya sa tuluyan kung hindi siya maagap na ikawit ang mga kamay sa braso nito.
Umalansi sila pareho at tuluyan silang natumba sa side. Napangiwi siya sa malakas na pagkauntong. Subalis na ang iwi siya sa mabigat na katawan na naglanding sa kanya. Lihim niyang kinastiyo ang sarili nang muling maramdaman ang alinsangan. Kung iniimbitahan ka na kumain sa isang hapag na may masarap na putahe, matatanggi ka ba? Umiling ito. Sa palagay ko hindi. Makakaya ko bang ignorahin ang kagandahan mo o ignorahin man lang ang init na idinudulot ng iyong katawan? Malakas niya itong tinulak bago pa siya tuluyong masakop ng binata. Laking pasalamat niya dahil sinadya nitong patangay. Mabilis siyang tumayo. Sa palagay ko, hindi, dahil manyakis ka. Nagpapakatotoo lang ako, my dear Sandria. Marasang ginawa niyang paglingon. Kung ganitong uri rin lang ang katotohanan meron ang mundo, masaharamit ko ang mundo na may kahuwaran. Malaking halaga ang kalahating milyon. Hindi mo yung kikitain sa pagtateatro. I have no intention of selling myself, mister. Sick, diin ito. Hindi mo kailang magpaka-formal. Buot sa makakasalo kita sa kama. And you are right, Sandria. Wala kang intensyong ipagbili ang sarili mo. You can give it for free. Kahit ngayon din ay makukuha kita. But I try to be considerate. Hindi ako katulad ng lover mo. Call it charity. Oh, this conversation is over. Not yet, Sandria. Pinigilan siya nito sa kamay. Pablo niya itong binawi mula rito. Consider yourself lucky. There's a lot of women who would jump into your position para paluguran lang ako. But I choose you. I wonder how you fare in bed. Nakakatakam ang offer mo. Pero nakakakain pa ako ng 3 beses sa isang araw. Bagot na pinagmasdan siya nito. Think again, dear. Ask Sandria. I'll give you 2 days to think about it. Ipinakita sa kanya ang isang metal. Heto ang susi ko. Kunin mo. Nagtaasan ang magkabila niyang kilay nang ito ay tanggapin. Kung magbabago ang pasya mo, anytime pwede mo akong surprisahin. Nakapag-desisyon na ako at hindi na magbabago. Well, life is full of surprise. Ibiniti niyan sa erang hawak. There is no surprises. Saka ito binitiman. Sick! Ano itong sinasabi ng katulong na galit si Sandria nung umalis? Ano ba ang ginawa mo? Nagsindi siya ng sigarilyo. Nagsimula na ang pustahan natin, ma'am. May sinasabi ka iyo. Umiling siya. Inabot sa ina ang susi. Para saan to? Pakibigay kay Sandria. Gusto kong malaman niyo na inaalok ko si Sandria ng one night stand. You did. Nanlaki ang mga matang tanong nito. Huwag kang magalit. Gusto ko lang malaman ang totoo. Hindi ako basta na lang naniniwala sa kwento lang. Kailangan ko ng katibayan. At ano ang resulta? Pinagmasdan niya ng maigi ang ina. You won. Pero huwag kang magdiwang mo. Gagawin ko ang lahat para mahubaran ang maskara. Si Sandria, mabibigo ka. Hindi siya nagbigay ng reaksyon. Sa halip na itinuon niya ang atensyon sa papaglabas ng usok. Malalaman ni Madam na kapag hindi na sumagot si Sik, ay ayaw nitong makipag-usap. Kaya nagpa siya na lamang itong iwanan na ang anak.